Ano ba sila? Ranadel? Sino na? Si Gary Granada, David. Nandiyan na rin? Okay, papapalaban. Saan yung family pit eh? Sa dito po, sa, nasa taas po sila. Yung Sir Jerry po. Sila Ranadel? Sa second floor po. Second floor? Yes po. Alright. So, pupuntahan na natin ang ating mga kuya-kuyahan. Tatanungin din natin yan. Malulupit na amazing questions, mga amazing. Kumanda kayo. Tingnan natin kung mga marunong sumagot to. Hindi, ang galing to eh. So, lalaban kami sa Family Feud. Rico Ricks, what's that? May mapapalaban namin. Oh. Ako, mapapalaban kami yan. Jericho de Niera, kala. Are we against them, Beth? Hello? Wala. Okay. Okay. Baka dito pa. Kuya! Welcome to Family Feud. Yes, sir. Parang hindi kayo nag-alayo ni Ding Dong Dambi. No. Kulawinski! Musta, brother? Kuya, huwag mo masyadong galingan, ha? Diyos ko po, hindi mo na makalam ang talong eh. Amazing ka ba? Yes, sir. Amazing. Ngayon, may question ka ba? Na-interview mo ngayon? Ang isang runner din, di ako. Oo, sir. Anong tanong mo dyan? Nakita niyo pa yung picture mo kay Durant. Ano? Ay, Durant ba yung Lebron yung binubuta tayo? Lebron pala. Ano ka nabi yun? Lebron. Tanong mo, bubuta tayo niya ba talaga o... Chase down. Siyempre, signature ni Lebron yun eh. Kaya... Amazing! I-chase down niya talaga dapat yun. Hindi lang umabot talaga. Swerte niya eh. Konting-konti na. Okay. So, picture. Game. Ah, amazing dumating niya. Si El Granada. Ang umapoy na kamay. So, mapapalaban kami. Oh, mapapalaban tayo. Hindi na basketball. Kuya, hinahanap kasi ng mga viewers ng PBA Moro Plus. Mami, team amazing. So sa part 2, possible to player natin itong mga to. Yeah. Right? Kasi tapos, sabi ko yung part 1, sila Roger Yap, sila Doug Kramer. Part 2, iba naman na papalabanin natin sa mga bata. Ito, mas masakit magpatama to. Kung si Doug Kramer, may tinatamaan, hindi masakit yun. Dahil ako nakakaalam dahil ako yung mga tinatamaan ng mga to eh. Ito. Ito, masakit na patama. So, okay. Kuya, babatukan ko na kayo ng mga questions habang tahimik dito. Ang oso ngayon ay si Kuya Granada David. Dahil wala yung JJ Helderman, wala na si Pink Gris. Okay? So, lapit natin. Yeah, tamo, hindi ko to ini-edit ha. Tamo, yung mga ganito, hindi ini-edit yan. Buo lang yan. Tapos, kuya, ang ano, bakit kailangan mo sagutin yung mga questionnaires ngayon? Okay. Dahil, itong YouTube ng income nito, kaya yung mga viewers namin, hindi nila ini-skip yung ads. Kasi, pag ini-skip nila, walang income. Wala tayong pa-donate. Yung ini-income nito, dinodonate natin sa mga hospital, Bilibid Prison. Yun yung mga future plan nyo. Pwede nyo ngayon sa ano yan? Sa dinalubihan. Oh, naman. Of course. So ngayon, bawat sagot mo, para ka na rin nag-donate. Kasi, papanoodin ka nila, tapos yung answer namin sa iyo, yung mga questions. At saka actually, yung mga questions na mga nakukuha namin, galing din sa mga viewers. So, minsan nakakuha na 1,000, minsan 1 million views. Pili ko sa iyo, abot ng 1 million views. Okay? So, Kuya, Gary, tayo mga kapa-basketball player, may mga questions din tayo sa bawat isa sa atin. Mm-hmm. Na hindi natin natanong nung naglaro-laro pa tayo. Oo. Ngayon, tapos na yung basketball natin, na itatanong na natin. Ako si Doc, ako po yung busy. Doc, say hi ka muna sa YouTube namin. Sorry. Okay lang. Hindi naman live yan, no? Hindi naman yan live. Hindi naman live. Pero roto, yan na yun. Ay, sorry. Mag-briefing ka. Alam nga. Sino na kayo? Tapos yan. Tumbalo. Okay? Na-invento tayo yung spaceship na time machine. Pampanga.
Ngayon, yung time machine na yan, meeting mo na kayo, parang tanong. Pwede tayong pumunta sa panahon ni Jaworski, panahon ni Barrientos, panahon ni... Basta, lahat ng pwede natin puntaan, limang beses. Limang beses, oo. Pwedeng balikan. Sa limang beses na yon, pupunta, kukunin mo yung mga Pilipino na player na PBA, or basta rin yung nasa isip mo, pupuntahan natin, kukunin mo siya sa era niya, sa top pick ng era niya. Okay. Ilalaban natin sa international. Sino yung per position? International. Ilalaban natin sa, ano, sa US. Yung US, di ba? Magkakaroon ng... Keyboard. Oo. Ang ganun. Ilalaban natin sa USA. Dahil kailangan natin manalo naman. Dahil dapat pumasok tayo sa level ng... Okay. Oh, sino ang point guard mo? Pag international? Oo. Oh. Kasi magkaiba kasi yung pang-PBA sa pang-international. International tayo. Kasi nga, naglaro ako sa international. Mm-hmm. So, iba dapat ang kalidad mo sa international. So, at gusto mo dalawa, pang-international tapos pang-greatest of all time? Hindi, kung ano, pang-international lang tayo. Okay, sige. International. Sino point guard tayo? Jason Castro. Point guard mo. Kasi dalawang beses siya na ano eh. Best point guard in Asia. Alright, so, maganda. No argument, wala dapat tayong tanong dyan. Although, nandiyan naman yung iba, sina Jimmy, sina JJ, kumbaga nandiyan naman yung Jane, point guard. Choice mo yan. Choice mo yan. Oo. Walang choice mo yan eh. Oo. Saka ikaw ang dapat na pakinggan dahil Gilas player ka din. Alam mo lang. Okay lang yan, tuloy na yan. So, sa dos tayo, dos. Dos na. Number 2 position. Ito, mahirap-hirap. Ang dami natin magagaling na dos eh. Dami. Oo. Pero isa lang eh. Wala ka lang yung time machine mo. Hanggang 5 lang eh. Oo nga. At yung mga panahon nun. Yung mga panahon nun. Oo nga, no? Pati may mga panahon nun, di ba? Pwede. Kahit anong ira nga. Dahil ikaw yun eh. I know hindi mo naabutan yung mga nauna, pero... Kung may idea ka, kasi yung iba, like sila JJ, sila Ping, kumukuha ng Mon Fernandez, kumukuha ng Jaworski, tapos ihahalo sa kay Junmar, di ba? Ganun sila. So ikaw, yung choice mo, as Rana Del Do Campo, sino yung gusto mo ipadala? Siyempre, sa dos, si Alan Caidic. Shooter? Oo. Shooter. Kailangan natin na shooter. Sa international? Oo. Oh. Mm. Kumbaga, scorer talaga eh. Diba? Kahit 50 years old na siya, nakaka-50 years old. Nakakasama natin sa mga out of town natin yan. Kahit saan mo patirahin yan. Straight pa rin. Coach A, eh. Coach A. Okay, number 3. Sa tres na position. Wingman, diba? Wingman, tres. De sa sentro muna si Junmar. So, Junmar sentro mo, number 5. Oo, Junmar. No argument yan. Siyempre, ikaw baka tayo, baka 6th straight MVP ko doon. Oo. Matik yan. Excuse kasi... Hello. PBA lang, no? Eh, basta, no? Basta makare-represent niya yung Pilipinas. Oo, oh, sige. Oo, oh. Hindi kasi, oh. Ngayon meron tayong Kai Soto pala. 4, pwede mong gawin 4 yung Kai Soto. Oo, 4. Si RJ, 4 Kai Soto. Kai Soto mo, 4. Oo. Kasi, naiiniwala naman tayo, pataas patinda niya ang improvement ni Kai Soto. Hanggang NBA, di tayo sumusuko. Kaya niya mag-gabot so, ng mas pangilalim talaga si Junmar. Kai Soto pwede talabas. Pwede. Pwede natin ilabas si Kai Soto. Okay, tres na. Last. Ite-tres ko si Gapit Aguilar. Oh, pwede. Pick niya. Yung pick niya. Yung speed niya. Tagilan. Tall, no? Tall, shooter, kompleto, no? Okay na yun sa akin. Six man. May habol ka ba? Si Gary David. Ayun. Granada. Alright. Dahil din tayo lang dito siya. Oo. Oh. Kahit wala siya, yung maribigil mo. Number ano yan? Scoring champion yan, boys. Alright. So, okay na tayo. Okay na tayo sa greatest of all time PBA player. Junmar, no? Junmar. Okay. So, tapos na tayo sa... Fortune Group. Okay. Fortune Group talaga. Hindi kasi nalampasin ko na yun eh. Pero, si... Pero, si...
referee. Juan Fernandez, 4. Alvin Patrimonio, 4 MVPs. Yan naman yung mag-distinguish na naman. Tsaka may pinagawa niya. 6-10 siya, tapos sa kaki siya. Magaling naman lang. At mabait na bata pa. Napaka-humble pa. Oo, napaka-humble. Tapos chick boy pa. Hindi lang, di ko sure. Okay. So, tapos na tayo sa basketball. Okay? Ang tinatanong din ng mga viewers natin, sino yung rookie year mo na nag-bendition daw sa'yo may tumama at pinamahal dahil meron daw hindi daw natin makakalimutan, sabi nila. Na unang tumira sa'yo. Rookie? So, rookie initiation mo as kalaban. Siyempre, no? Si Mick Pinisi. Tinira ka ng Pinisi. Rookie na rookie. Ay, hindi. Ayan, kuya. Alam mo yung YouTube natin. Nagpipigure out nila yung mga fan size natin. Saka yung hindi, never na minatanong na ba sa yun before. Wala pa, di ba? Sa YouTube lang. Mga kwentuhan lang. Oh, pero hindi nakikita ng mga fans. Oh, yeah. Alam niya na, si Pinisi. So, ay, Pinisi. Ay, ka-rider natin yan, si Pinisi. Tapos, nung ano na, nung tinira ko ni Mick, di ba? Kasi... Oo, okay naman din daw. Itong may moko niya na basas. Lalabas ako sa screen. Tres palaro ko nun eh. Lalabas ako sa screen na gano'n. Paglabas ko sa screen, biglang gumanan yung braso. Eh di tumama yung leg ko, mukha ko ganyan. Sila dyan talaga niya. Hey, kumari, tumatawa siya. Hey, screen! Pinisi na? Tumama yung gano'n. Pero, kuya, kung si, may mga sumasagot na mga player na tinatanong namin, ikaw naman yung nagbigay sa kanila. Meron ba? Meron. Alam mo yung famous na ano mo? Alam mo yung famous na ano mo? Yung kunyari pupunta sa wala, mayroon sa mukha mo. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Meron eh. Hindi. Ikaw kasi sagot ng iba. Saka si Yancy. Si Kuya Yancy, ikaw. Si Yancy. Kuya, si natira ng ari ko niyan eh. Kahit kapatid ka? Mag-tingin pa kami niyan sa... Kahit kapatid ka niya, tinitira ka niya? Oo, yan si the gentle giant. Eh, oy, ito nga pala, defensive minister. Ang the defensive minister. Kuya, ano, tinatanong ko na yung Ronald De Ocampo kung yung mga questions, amazing questions natin. Nako, eh... Tiyaga-tiyaga lang. Okay. So, tapos na yung mga tinira mo, di ba? Sino yung, nung panahon mo, nung naglalaro ka pa? Ito, tinatanong din yung mga amazing question, amazing viewers natin. Kanino ka nahirapan pag dinidepensahan mo siya? Kasi tapos na tayo, ulitin ko, tapos na tayo sa basketball. Pag naglalaro ko pa, hindi natin pwedeng sabihin ito sa mga tao dahil may scout tayo na pagka sinabi mo yung pangalan niya, gaganahan lalo siya. Okay. Ngayon, tapos na tayo sa basketball, pwede mo na sabihin yung nakalabaw mo na nahirapan ka dahil pinipensa mo, nasusutang ka pa rin. Mayroon tayong player na ganyan. Oh, kasi kahit masabi ko ngayon, kahit tirahan sila, baliwala na eh. Oo, oh, tapos na eh. I mean, ah, babalik ka ba? Teka, question. Babalik pa ba sa PBA ang isang nalaro? Hindi na. Masarap, masaya na yung buhay mo sa coaching job, no? Pagod sa laro. Okay. So, sino? Pinakamahirap. Siguro sa ano, sa practice muna. Kuya, ano ko rin, di ba? Tayo, kapwa niya basketball player, meron ka rin curious ka rin, di ba? Kung kanino siya nahirapan. Lalo na yung mga viewers. Sige, unahin natin nung amateur. Nung amateur, nahirapan ako kay Gary David. Bakit nandito siya? Oo, kasi Lyceum siya. Lyceum. St. Francis. Lagi kami magkalaban sa final. Siya pinabantay ako. 4 kasi siya noon. Okay. So, kumakana siya ng mga 40. Pag nakapa-score kayo ng 25. Amateur pala kumakorenta na to? Malas pa yun. Malas pala? Malas. Kaya pag nakascore yun ng 25, 32, na-stop ko na siya noon. Na-stop ko na siya. Sila ni Chico Lanete. Kasama niya si Chico Lanete. William, oo. Okay. Siya 35 points, Chico 28 points, ganyan. Sila pala ang naghari ng mga Lyceum. Kaya lalagi kami talo sa championship. Mas malaki lang kami eh. Kasi doon Lasal pa lang ako, naririnig ko na yung St. Francis nyo. Eh, kalaban. Kapantayan niya, Skuyan. Saan mo?
ilang play kay Gary noon? Sa lima, anim ang kanya. Lampas? Lampas yung play? Pumapasa naman si Gary, baka mag... Pag-report team na. Sa PBA, sa PBA. Dalawa ni Chico Latire. Sa PBA. Sa PBA, unay natin yung unang dating ko sa practice. Kasi ka-team ko si Kuya Jerry. Tsaka, oh, nga pala. Oh. Nga pala. Oh. Nag-aabot pa kayo. Eh, tres ako eh. Tres kami ni Ping. Okay. Pati si West. Air 21 yan. FedEx. Oo, FedEx pa noon bago mag-Air 21. Ang binabantayan ko, si Mayor Berhel Meneses. Hindi ko ma-stop sa practice talaga. Kahit may edad na siya noon. Hirap. 37 siya noon. 37 years old, hindi mo pa rin ma-stop. Ang hirap. Ganun siya kagaling. 39 ako na. Ay, hindi. 35 si Kuya Pok. 37 ka. Pero, ka-teammate mo yun. Ka-teammate ko siya noon. Pero, sa kalaban naman. Sa buong karir mo, parang naging isa sa pinaka... Alam ko naman kaya mo eh. Pero kaya mo depensa and everything. Pero may isa tayong player na parang pinaka, hindi naman, parang pinaka nahihirapan. Mahirap yung stop talaga si Danny Siegel. Ah, Danny Siegel. Para sa Dynamite. Wala yung pamansya pa si Dynamite Siegel. 6'6". Agile. Labas. Bumibitin na gano'n. Dumulutan. Oo. Oh. Mahirap talaga siyang bantayan. Danny Siegel. Tagal sa iyo rin. Danny Siegel. Danny Siegel. Makes sense. Correct. Tapos, ano pa yung mga questionnaires natin? Marami kasi tinatanong. Bunta na tayo sa pansite. Hindi, ito pala. Meron pa. Eh, may bago tayong rekta. Di ba, natanong ko namin sa inyo to? May nagturo na sa akin ng paano rekta. Meron kang island. Island. Okay? Hindi, ito muna. Sino mga naging coaches mo? Sa pro na tayo. Sa pro? Una kong coach, Coach Bonnie Garcia. Bonnie Garcia. Jolly pa. Bong Ramos. Bong Ramos. Bo Pirasol. Chotreyes. Norman Black. Jongwichico. Nash Rasela. Walo? Dami. Walo. Okay. Si Coach Yeng sa Pilipinas dati. Oh, pwede natin sa si Coach Yeng. Coach Raiko, 2011. Oh, Coach Raiko. Sampu. Coach Tab, 2016. 11. Okay. So, ito ang question, Kuya. May 11 kang coaches. Okay? Ha? Tawa ka lang. Mayroon kang 11 na coaches. Okay? Mag-reviving pa lang, ha? Sampu lang ang kasa sa bot. Sampu lang. Okay, Kuya. Tanda mo to. Ito muna, rekta. Ang play, ang coaches, may ayaw din na players yan. Di ba? Tama, hindi. Mm. Oh, so mga coaches natin, ako sabihin ko na sa'yo, mamaya sabihin ko sa'yo kung sino ayaw ko para hindi ka naman ma-present. Kasi lahat sumagot na. Oh. Lahat sumagot? Walang nag-explain sa'yo? Before, pero nung last na, ganito na yung rekta kasi. Meron kang isang coach na isasakay mo, isa lang ang business class ng boat. Tapos, may isang iiwan mo sa island. Dahil capacity niya 10 lang eh. 11 yung coaches mo eh na naiwan sa island. Isasakay mo yung isa sa business class. So siya yung favorite mo. Okay. Kasi comfort yan eh, may comfort siya. Okay. May iiwan kang isa dahil ito lang. Eh. Dahil iiwan mo siya dahil hindi ka nag-excel sa kanya or ayaw mo yung strategy niya. Hindi, pwede naman sabihin mo sa akin kung galit ka sa kanya. Pero I'm sure hindi mo naman sasabihin. Or pwede rin. Kung galit ka o hindi. Dahil ang coaches kasi ano sabi ni EJ5? Ang coaches ang pinakalaban mo sa pinigil sa ring time. Okay. So, sino dun sa sampo ang isasakay mo sa business class ng bangka mo? Kasama si Doc. Isa lang, di ba? Ang business class? Isa lang business class. Hindi, pwede mo sabihin sa akin kung sino yung... Kahit dagdagan mo yung business class mo, wala problema. Ako pala, ako pala sa check-in. Sige, mayroong isang business class. Tapos, yung siyang...
economy. Oo. Tapos yung isa, may iiwan sa ilan. Iiwan mo, hindi nakasya eh. Pag sinama mo yun, lulubog kayo lahat. Okay, okay. So, ang ilalagay ko sa economy, hindi na, sabihin mo na lang yung sabihin mo na lang yung business class, tapos economy na lang. Yung may iwan. Tapos yung may iwan. Mamanggitin ko. Mamanggitin mo na lang. Ah, sige. Sa business class, si Coach Chot Reyes. Ah, okay. Chot Reyes. Chot Reyes. Diyan kami napaaway ni Pingris kay Chot Reyes dahil pinagtanggol namin si Coach Chot. Oo nga eh. Diyan kayo na paano kay sino yung macho? Huwag mo lang makita yung pangalan nun dahil kinakalimutan na namin. Yung macho? Sige. Kay Coach Chot, dumating yung career ko ng nag-excel talaga. Oo, siya yung nagbigay sa iyo. Kahit nasa F21 pa ako, kinukuha niya ako sa national team, tapos nandami ko natututunan. At the same time, pag nung kinuha niya ako sa F21, papuntang TNT, naka-champion agad ako. Kasama ko yung kapatid ko, si Kuya Yancy. Tapos sunod-sunod na yun. So there's no doubt, favorite coaches mo of all time na career mo ay si Coach Chot. Oo. Sino ngayon ang iiwan mo dun sa magbigat to, ha? Sa labing isa. May labing isa eh. Sino iiwan mo? Well, tanda mo, pag iniiwan mo yan, walang pagkain doon. Walang ano. Hindi. Iiwan ko doon, yung kaya yung makasurvive. Hindi, ganito na lang, para hindi mabigat. Iiwanan natin siya ng pagkain pa rin. Pero mag-isa na lang siya, malungkot na siya. Dahil eh, choice mo yan eh. Buta schedule. Basta. Buta schedule. Iniiwan mo eh. Basta. Pero iiwanan natin yung mga... Lalo na dyan doon, no? Okay. Okay. Mga binhi, kuya, tanda mo. Ulitin ko, ha? Ulitin ko. Boat mo yan. Ranidel's boat. Pag sinakay mo yung labing isa, lulubog. Kailangan may isang maiwan. Meron talagang sacrifice. Isasacrifice muna siya. Hindi ka naman galit sa kanya, pero wala ka ng choice. Dahil, wala akong galit. Dahil hindi naman siya yung pinaka-favorite mo. Yung pinaka-mataba, siya yung pinaka-mataba. Hindi, kahit mataba. Wala akong mataba eh. Siya yung pinaka-malitong playtime. Eh, hindi, pwede sa kanya eh. Pwede naman kasi maliit yung playing time niya, mahal niya pa rin. So, wala, walang ano. Ito, medyo maraming magugulat. Yeah. Actually, kaya gusto ko rito, na-excite din ako eh. Huh? Maraming magugulat, pero walang samaan ang loob. Sabi ko nga, ulitin ko, wala pong samaan. Kung ikaw ang mapipili, na, kung napanood mo to, ikaw yung coach na pinili niya. Wala, lulubog. Gusto mo kasama lahat kayo, lulubog. Eh, isa lang yung pinili, saka boat niya po yun. Decision niya yun, opinion niya, lahat and everything. Si Coach Yeng Giao. Sa Pilipinas. Ba, gusto mo i-justify o okay na yun? Wala na, basta siya lang. Okay. Oo, basta siya lang. Coach Yeng, iwan ka po. Pero may mag-rescue naman sa'yo, don't worry. Medyo matagal-tagal lang, magiging malungkot ka doon sa island. Pero may mag-rescue pa rin. Dahil pag dumating, teka, pag dumating ka na sa mga places nyo, sasabihin mo naman sa rescue na i-rescue siya. Oo, kung wala rescue, basta mag-iwan tayo ng mga pananim, mga binhi, dalim niya doon, ganyan. Mag-isa lang siya. Pero alam ko, kaya niya makasurvive. Okay. Alam mo, si Pingris yan din yung pinili niya. Na pinakaayaw niya na coach. Bakit daw? Naging coach ba ni PC coach eh? Hindi nga eh, pero ayaw niya daw. Dahil daw minumura siya in everything. Actually, minumura din ako niya ni coach. Kahit sa laro. Sa akin, na pinakaayaw ko na coach, si Tim Kuhn. Coach mo yun, di ba? Oo. Oh, tinrain niya ako eh. Sarap-sarap mo pwesta ko sa pure mo, tinrain ako. Okay, so... Punta na tayo sa fan side. Kasi puro tayo basketball naman, di ba? Eto, kuya, sino ang celebrity crush ng isang Ranidel Locampo nung single pa siya? Or pwede mo rin sabihin may asawa ka na, may crush ka pa rin, baka magalit asawa mo. Ay, hindi mo magagalit, crush lang naman yan eh. Oh, crush, tama, crush lang. Celebrity. Sino ba? Bisa muna. International muna, international. Ah, international. International? Muna, bago tayo pumunta sa local. Local muna. Oh, sige. Choice. Local. Sino ang local mo? International. Teka, pwede mong piliin yung mga rated R na pinapanood mo dati. Ha? Maria Osawa. Yung VHS? Ah, sa international si ano? Maria Osawa. Jennifer Lopez. Oh, hanggang ngayon, no? Jennifer Lopez pa rin, no?
Jennifer Lopez. Napod yan sa Money Train eh, dati pa. Pasok yun. Saka yung ano, Hustle. Yung Hustler. Hustler. Sa singer naman, si ano, Shakira. Oh, Shakira, Shakira. Mga Latina, no? Oo, yung kung mag-umembot yun. Yan, mag-anaman. Local! Local lang dyan. Pwede! Sina, ano? Pwede rated R yung pinapanood natin nung... Kasi kinalakihan mo yan, eh. Si Chiramon. Siyempre, nandiyan sina Ann Curtis, sina Angel Locsin, di ba? Ann Curtis, sina, Angel Locsin. Rica Pelayo. Chiramon! Sino? Marami, di ba? Marami. Pero yung pinaka-crush mo, dahil yun yung... Pinaka-crush ko talaga na celebrity, si Sara Geronimo. Parehas tayo, parehas kami nito. Sara G, yung mga mahinhin. Sara G, the best. Yung pala yung mga weakness mo, yung mga mahinhin eh. Sara G. Sara Geronimo. Sara Geronimo. Kuya, balik tayo sa basketball. Nakalimutan ko. Pagka ang Randy Del Docampo, kasi iba-iba yung player ng diskarte sa ganito eh. So, by the way, kaya kami nakakapagganto, naghihintay kami, may family feud tayo, di ba? So, panoodin nyo yung family feud namin kung mananalo kami. Ano ang diskarte ng, ano, anong diskarte ng Randy Del Docampo pag game time? Ano yung kinakain mo? Or may routine ka ba? Or may special ka ba na pwede mong i-share sa mga nanonood? Natutulog lang ako ng maayos, tapos... Rapper sleep. Pahinga, oo, bago yung game. Yung gabi, bago yung game, maaga akong tulog, tapos pinag-aaralan ko na yung game, ganyan. Tapos, yung mga kalaba mo, may scouting ka na. Sa umaga, kain ng maayos. Tapos sa lunch, siguro, luluto si Mrs. ng sinigang salmon, sa miso, ganyan. So mga sabaw? Puchero, oo. Di sabaw pagka malapit na yung game? Dati nga, may ano pa nga, hipon eh. Pero may sabaw, parang... Bistik-hipon. Mas gusto mo yung may disabaw. Sabi, di ba iba nga? Si Pingris, pasta. Pasta lang siya. At the best din yung pasta. Si, ano, sandwich lang, light lang. Si Alan kay Dick, nung sinabi, malakas sa umaga, wala na siya kakainin. Kaya daw pag overtime, pag nag-overtime yung mga first game, sobrang gutom siya dahil hindi na daw siya kakain ng kahit ano, no? Iba-iba nga. Baka bumigat siya. Ewan ko, yun yung mga diskarte. So iba-iba. Iba-iba nga. Puchero, sarap. Sino yung pinaka-favorite mo na naging teammate mo ever? Sa pro. Sa pro? Sa pro, siyempre si Gary Gavin. Kaya hanggang dito sa family feud, magkasama kayo eh. Ito pala mga kalama namin, si Defensive Minister. Ewan ko kung magaling din dumipensa to pagkasa mga... So, sa family feud, didipensahan din kami nito. So, may question ka ba, co-host ko? Tahimik ka lang. Wala na yung tanong. Wala na lahat dyan eh. Alam mo na lahat? Alam mo na lahat dyan. Isang Rani Del Docampo. Sa mga kuya, aminin ko na sa'yo. Isa ka sa nahirapan akong depensahan nung... PBA pro career ko. Bakit? Eh kasi, alakas mong maniri. Yung mga palayap ako, tapos ang gagawin mo, palatama mo yung mukha ko. Eh hindi ngayon, pag sa pangalawa, layup ako, hindi ko na ililayup, pasa ko na lang kasi tatamaan pa yung mukha ko eh. Wala. Ang naalala ko lang. Sinasadya mo ba yun? Naalala ko lang, yung dumrive ka. Okay. Dadrive ka sa akin ganun, pag sundot ko ganun, tinamaan ka sa sikmura. Ayun, yukuha ko nun, for sure. Ganyan siya, tagal ni Rico sa hig, nakagalun. 7-5 nga, hindi nga inaatrasan yan eh. Exactly, kaya nga. So, isa si Rani Del Docampo sa memory ko as a basketball player, na isa sa pinaka nahirapan ako. Dahil nga, may patama nga lagi. Hindi lang naman ikaw yung Manolik, yung maalala siya. Malamang yung mga international player. Si Nadali sa Lebanon. Exactly. Sa Kuwait. Sa Kuwait kami, pinaputok na labi ang gantagan sa akin eh. Magka sa dinner namin, binabahan niya eh. Lagi yabas. Anong number nung ano mo? Number nung jersey mo? Saan?
Yung usual na gusto mong number na ginagamit? 33. Dahil? Bakit 33? Kasi tinatanong din ng mga ka-amazing. Okay, Scottie Pippen. Scottie Pippen kasi, idol ko si Scottie. Talagang Scottie Pippen. Ever since. Nung nasa St. Francis ka, amateur yun, di ba, college? Sino yung idol mong PBA player? Kasi meron din tayo niyan. Sino naging naging PBA idol mo? Si Danny Ay. Danny Il Deposo. The Demolition Man. Ginagaya ko siya noon eh. So raise the roof ko rin pag nakakadunk. Hindi nga eh. Raise the roof. galing mag-dunk. Yun si Kuya Danny Ay. Tinatanong din ng mga amazing. Grabe yung discipline niya. Pag nakita niyo yung katawan ni Daniel Deposo, rider din natin yun. Member din ng PBA Moto Club natin. Masil pa rin, no? Oo. Saka yung chest, no? Iba yung ano niya, yung discipline. So, okay na? So, ano bang mga question? Baka may gusto kang i-question sa sarili. Ayan, si Kuya Jerry. Ginagaya ko depensa niya. Pwede. Pinapanood niya si Kuya Jerry dati. Kuya Jerry, ano mga question mo pa na pwede natin iba to? Tanong mo na yung ano yung pinaka-memorable niyang ginawa sa PBA sa mga games. Ano naman daw yung games? Ano yung pinaka-memorable? Yung pinaka-memorable mo na moves na ginawa mo sa laro na talagang, halimbawa, dating ano yun eh. Sa ngayon, mga player tayo, pag meron kang na-shoot, ang talagang kinikilabutan na, di ba, na maraming naman mo yun. Ikaw, dati pinapunto ka sa akin eh, na memorable mo talaga, di mo makalimutan eh. Ilang championship mo, kaya? Sa PBA siya ba yun? Hindi, sa PBA. Ilang championship mo? Yung dinaptakan mo. Si Darvin Ham? Oo. Sino? Darvin Ham. Darvin Lakers. Darvin Ham, dinaptakan mo! Ilan mo yung coach ng Los Angeles Lakers mo? Oo. Yung head coach nila. Dinaptakan mo. Dinaptakan ko yun. So isa sa memory mo. Oo. Siyempre naman. Ngayon, head coach ni LeBron James, dinaptakan mo lang dahil. May video nun. Walang ebidensya eh. Ano pala ang masasabi mo? Tinanong ko na kay... BHS eh. Tinanong ko na kay Defensive Minister to. Ano yung masasabi mo sa era ng mga basketball player ngayon sa panahon natin before? Nung panahon natin na... Ano yung differentiator ang palagay mo? Ngayon, more on pace-up na eh. Nakaharap lahat ng player eh, no? Pejeri. Parang wala na rin poste na talagang... Bagdaan talaga. Wala nang center. Actually ngayon, wala nang center eh. Kung titingnan na. Puro na sila. Out. So naniniwala ka sa sinabi ni... Sinang sabi na mas iyakin yung mga player ngayon kaysa dati? Sabi ni ano? Hindi ako nagsabi nun. Baka i-bash ako ng mga tao ha. Ang nagsabi nun ay si Alan kay Dick. Sabi ni Alan kay Dick, iyakin daw ang mga bata ngayon na player kaysa nung panahon nyo. Hindi naman. Nyo. Sa atin. Iba lang yung ano na ngayon, iba na yung rules. Ano mga player, simula ang bata naman tayo hanggang nag-college, sanay na tayo sa banggaan. Yung ang kinalaki at kinagisnan mo eh. Siyempre, yung isa parang umiiyak, pero parang kailangan ibenta mo sa referee yung act eh. Pag nagkaroon ng bangga, kailangan i-exaggerate mo. Para sa dating sa referee, talagang tawagan. Eh yung ibang kaibigan natin ng mga player, sumusobra, libre mo lang, konti na. Parang ang dating. Parang mga normal man to. Diba? Hindi, yung rules. Yung rules, iba na rin kasi. Diba? Ngayon, may tamaan ka lang. May fine na. May ganito ganyan na. Before dati, bago ka fine na, talagang dapat sumunto ka. Yung mga siko-siko, walang fine yung before, diba? Wala kasi, dati kasi wala namang rules ng mga review eh. Hindi, ang problema dati yata. Ito, analogy ko lang. HD na ngayon. Dati pag sinum mo, blurred, hindi makikita kung tinira ba talaga o hindi. Tsaka baka hindi mo masindi. Hindi yung cameras dati. Oo. Yung cameras, hindi katulad ngayon, marami na eh. Walo. Tapos tamad dati mag-review dahil yung rewind. Ngayon, digital na. Walo. Automatic, di ba? Kanto. Oo. Makes sense. Hindi mo masasabi na iyakin yung mga player ngayon. Iba lang yung approach ng liga. Iba na. Oh, ano na kasi rules ngayon eh. Iniingatan na rin yung mga players eh. Iniingatan na ng mga yung career nila, iniingatan na rin ng mga kasi may nagsasabi naman, mas gusto nilang panoodin yung era nila.
na walang arte, basketball, laban kung laban. Mahirap i-compare. Oo, iba kasi, iba na yung sistema eh. Maraming mga player na matatapang pa rin ngayon, pero iba na yung approach nga. Hindi kasi, kaya ngayon, may nanirang player, may pupo sa social media. Pag-uusapan na agad, ano ba yan, tirador, ganyan-ganyan. Yun nga sabi yung Amores, huwag natin kagayaan yung Amores dahil yun, nag-super saiyan yun eh. Pag may offer ang Japan, pick mo. Tapos, ang sabi ng liga mo, pag pumunta ka dyan, hindi ka na makakabalik. Are you gonna take it or not? Dahil nung panahon natin, wala yan. Diba? Nung panahon nyo, wala. Japayuki. Diba? Ang offer sa Japan, Japayuki pa. Japayuki. Ngayon, pick mo. Okay. May offer ang Japan. ×5. Tapos, ×5 yung salary. Pero, bibigyan ka ng ultimatum, di ka na pwede bumalik sa amin dahil iniiwan mo kami. Are you still gonna take it or not? So, ilang tanong ko niya? Mga 28? Pick mo, 28 yan. Oo. So, 28 times 5 yung sweldo. So, monthly. Well, that is packed. Times 5 talaga yung offer ng Japan. Sa usual na PBA na yun, di ba? So, yung 1 year ko doon, 5 years na dito. Yun. So, 5 years, so 33 na ako na. Eh, huwag ka magkala, renewable ka. So, kung maka 4 years ako, okay lang, hindi ako makabalik. Mas malaki pa kinita ko doon. So, you're gonna take it or? Oh, times 5 eh. Times 5 eh. So, maka 1 year ka doon, 5 years mo dito. Maka 2 years ka doon, 10 years mo na dito. Lahat ng tinanungan ko nito, yes ang answer nila eh. Kaya hindi mo rin masisisi dahil, ayun sabi nyo, career mo yan eh. May pamilya ka, may bubuhayin ka. Livelihood mo. You're gonna take it talaga, di ba? Pero yan eh. Pero naman. Kaya nagpa-basketball dahil sa pera. That's reality. Tama, correct. Eh, kaya ka nagpa-practice, kaya ka nagpupursig. Kaya wala nang ano ngayon. Loyalty. Kaya ka nag-hard work. Wala. Wala. Minsan, hindi ka lang. Pero pag once na may hina ka na, yung teams mo na inaalaga ka, biglang dahil may hina ka na, biglang yung kitrigger. Saka mas maaga ka makakapagpahinga. Halimbawa, makakaipon ka. 32 years old ka lang, nakaipon ka na. O, negosyo ka na. Katulad ginagawa mo, negosyo. Maaga ka ngayon makakapag-spend ng time sa pamilya mo. May upside pa din. Ang mapapayo mo sa mga... Kasi, kuya, hinahanap ka talaga ng mga tao sa kasi... Gary David. Ano yung mapapayo mo sa mga younger generation na gustong mangarap ng naabot mo na? Yung natapos mo na? Kasi peak ng basketball yung nalalampasan mo eh. So ano yung mga papayo mo? Paano nila maabot yun? Unang-una, syempre, disiplina. So, pinaka-importante sa'yo. Oo, disiplina. Sacrifice, nakapokus ka talaga kung ano yung gusto mo. Kumbaga, committed ka. Yung determination. Kailangan determinado ka talaga. Yun yung pinaka-key para makuha mo yung... Tsaka pag may dumating na opportunity, grab lang ng grab. Grab. Kapag wala, try lang ng try. So, hard work. Yun lang. Makukuha niya yan. Okay. Anong message mo sa mga fans mo? Sa mga fans ko, maraming salamat sa Team RDO. Lahat kayo. Mag-YouTube ka lang. Team RDO. Ayun. Salamat sa... Tsaka sa mga sumuporta dati sa aking career nung ako'y naglalaro pa. Maraming salamat sa inyo. Of course, the very humble Rane Del Di Ocampo. One of my idol. Okay, kuya. Oh. Gary, ikaw next ha. CR lang ako. Sige. Okay, so next content, Gary David naman ha.